kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf. And I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light, but I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the scriptures because you think you have eternal life through them. Even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life. I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me. Yet if another comes in his own name, you will accept him. How can you believe when you accept praise from one another and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if you had believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. Sinubukan mo na bang ipagtanggol ang iyong sarili, lalong-lalo na sa mga taong nagdududa sa'yo? Yung bang para kang laging may pinapatunayan para maniwala sila sa'yo? Have you experienced this already? Well, as far as Jesus is concerned, he experienced this not only once, not only twice, but many times. Ilang beses niyang pinapatunayan ang kanyang sarili. Marami ang nagdududa sa kanya. And take note of this. Once upon a time, even his cousin, John the Baptist, doubted him. Do you remember? Actually, mababasa po ninyo ang account na yan
during Advent season, na kung saan si Juan Bautista ay nakulong at marami siyang naririnig tungkol kay Jesus. Kung kahit anong ginawa ni Juan Bautista, pinadala niya ang kanyang mga alagad kay Jesus. Puntahan nga ninyo si Jesus at itanong nga ninyo sa kanya, siya ba talaga yung sinasabing Mesiyas? Meaning, kahit pinsan na ni Jesus, kahit yung tinatawag na herald, yung naghahanda ng daraanan ng Mesiyas, nagduda na rin. At pinatunayan ni Jesus sa mga ito, yung mga taong pinadala ni Juan Bautista, kung sino siya. At makikita din natin ang marami pang nagdududa kay Jesus, lalong-lalo na mga eskriba at mga pariseyo. At makikita din natin ilang beses sinasagot ni Jesus ang mga paratang na mga ito. Question now, ano ang pinagkaiba ni Juan Bautista at mga pariseyo at eskriba? Ano sa palagay ninyo? Take note of this, all of them doubted Jesus. Pero may pagkakaiba. May pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba. At ano ito? Si Juan Bautista, nakinig. Nakinig siya kay Jesus. Hindi siya nagbulag-bulagan. Ang mga pariseyo at mga eskriba, kahit anong paliwanag ni Jesus, mas pinili nilang maging bulag, maging bingi. Si Juan Bautista, isang beses nga lang siyang nagtanong sa pamamagitan ng mga alagad. Pero itong mga pariseyo at mga eskriba, ilang beses nilang inakusahan si Jesus. Ilang beses silang nagtanong. Pero patuloy silang nagdududa. At ang ating ebanghelyo ngayon ay ang muling sagot ni Jesus sa mga paratang na mga pariseyo at mga eskriba. Muli niyang sinasagot ang mga ito about his identity. May sinabi si Jesus dito. Ang sabi niya, kung ang yung sinabi ni Juan Bautista tungkol sa akin, hindi kayo maniniwala. Ano pa kaya kung sasabihin ko sa inyo, ako at ang Diyos ay iisa. Ako ang pinadala ng Diyos Ama. Baka lalo kayong hindi maniniwala. Sabi nga dito, di ba? The Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form. Hindi kayo nakikinig. Kahit anong paliwanag na ginagawa ng Panginoon, hindi sila nakikinig. Buti pa si Juan, nung nagduda siya, isang sagot lang, naniwala na siya. Bakit? Kasi ang mga senyales ay tumuturo lahat kay Jesus about his identity. Ito ang sinabi ni na propeta Isaías, ni Jeremias at marami pang mga propeta kung paano makikilala ang Mesiyas. Ano bang sagot ni Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista na nagtanong?
ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga bingi ay nakakarinig. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga patay ay nabubuhay. Lahat ng mga ito ay magagawa lamang ng Mesiyas. At lahat ng ito'y nagawa ni Jesus. Sinabi rin ni Jesus ang mga ito sa mga pariset, mga eskriba. Pero naniwala ba sila? Hindi! Si Juan, oo, pero mga iyon, hindi! Hindi. Kaya nga po mga kapatid, mahirap talagang magbulag-bulagan, di ho ba? Mahirap magbingi-bingihan. Kahit anong patunay mo sa iyong sarili, kahit anong ipaglaban, kahit ipaglaban mo pa ang iyong sarili, hanggang hindi maniniwala yung taong iyon, mas paniniwalaan niya ang kanyang mga guni-guni, ang kanyang mga gusto, walang mangyayari. Naranasan na ba niyo yun? I'm sure some of you experienced that already. Na kahit alam mong ikaw ang tama, ay hindi makikinig yung tao. Mas pakikinggan niya yung sarili niya. Ang alam niya tama, siya mali ka. Naranasan na ninyo yun? Yan ang naranasan ni Jesus. Kung kaya't mga ginigiliw kong mga kapatid, ito ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Merong tutuligsa at tutuligsa sa iyo, sa akin. Kahit ikaw pa ang pinakamabait, pinakamabuting tao sa balat ng lupa, meron at merong ayaw sa iyo. I want to be honest with you. Aalisin ko yung maskara ko. Noon nasasaktan pa ako. Hanggang ngayon pa rin naman. Pero ikumpara mo yung intensity noon tsaka ngayon, ganun po pala no, kapag nagkakaedad ka na, minsan di mo naiisipin kung anong iisipin ng mga tao. Di ba? Ganun pala yun. Medyo kasi 50 ko lang po. Ganun pala yun, no? And it's very liberating, actually. Kasi alam mo naman yung tama eh. Alam mo naman yung totoo. But one thing for sure, you cannot please everybody. You cannot please everybody. And the moment you please everybody, it will be the start of your downfall. Kapag pinlis mo yung isa, may magagalit ang namang isa. O ipiplis mo naman, may magagalit ang namang isa. May sasabihin at sasabihin ng tao sa'yo. Kaya makikita din natin si Jesus, hindi na nga sumasagot. Bakit? Kasi alam niya kahit anong sabihin niya, ang isang taong nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, ay walang mangyayari dyan. Kaya nga mga ginigilo ko mga kapatid, do not stoop down on their level. Cool ka lang. Cool ka lang. At ang sinasabi ng Panginoon ay ito. Stand up even if everyone is saying you are wrong. As long as you know and hold the truth. May tutuligsa sa iyo. Meron at merong sasabihin mali ang kapwa. But as long as you know the truth, alam mong tama ang iyong ginagawa, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kala ninyo kaming mga pari, walang tumutuligsa sa amin. I believe you know, meron. Napakarami. Aro, Diyos ko. Kung alam lang ninyo. And we also cry. Nagdadamdam din po kami. Pero hindi namin hinahayaan na masyado kaming
maapektuhan. We put deadline into it, hanggang kailan lang, or else walang mangyayari sa ating buhay. Kasi kung dadamdamin namin yan, baka wala ng pari sa simbahan. Because the priest is always wrong to many. Magsalita ka sa gobyerno, may sasabihin ng mga tao, huwag daw wakyalam. Close ka sa mga sakristan, ay, may pagkabading si padre. Close ka sa mga babae, ay, babaero si padre. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Meron at meron sasabihin ng mga tao sa iyo. As long as you know the truth and hold the truth, wala kang ginagawang masama. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga kabataang hinahawakan ko. As long wala kang naaapakan, tama ang iyong ginagawa, kinonsulta mo na to sa iba para maging balance. Huwag kang patitinag. Si Jesus hindi nagpatinag. Hindi siya nagpatinag. Dahil alam niya, hawak niya ang katotohanan. And this will be our point for reflection. Mga kapatid, sa mga panahon ng krisis, lalong-lalo na sa mga pagtutuligsa, paano mo ito hinaharap?